Mas masaya ang life kapag may best friend tayong natatakbuhan, nahihinga ng mga payo at madalas tagasampal sa atin ng mga bagay na dapat nating ma-realize. Kaya naman sa mga pelikula, importante rin ang mga best friend roles. Tulad ni best friend Erica sa pelikulang The Third Party. Max, the Frex, friend na ex! O ang aking best friend na si Wella sa pelikulang Starting Over Again na siya lang namang nagpalaklak sa akin ng katotohanan. Tatlo na anak ko! Tatlong beses! Ako nagpakataga! Pagunda ako umiri! Mahusay na ginampanan ng mahusay na aktres at mabuting kaibigan on screen at in real life na si Beauty Gonzalez, na kilala bilang isa sa mga nagpakatotoong housemates sa bahay ni Kuya at ginampanan ng mga tumatak na best friend at supporting roles sa mga teleserye at pelikula. Pero sa kanyang pagpupursigi, hindi pagsuko sa pangarap at patuloy na pagpapakatotoo, siya na ngayon ang bumibida sa mga pinag-uusapang pelikula at phenomenal teleserye. Tunay na great things come to those who wait. Kaya naman, it's Beauty's time to shine dahil sa kanyang husay sa pag-arte at hinahanga ang pagpapakatotoo. Kaya naman humanda na sa isang Real Talk Kwentuhan with Beauty Gonzalez dito sa I Feel You. Nagbabalik tayo dito sa I Feel You at dahil usaping pagpapakatotoo, kasama natin ngayon ang totoong mahusay na aktres at isang totoong kaibigan. I've seen her blossom into the woman that she has become. Please welcome Beauty Gonzalez! Hi, Beauty! Hi, Tony! Thank you for your kind words. Coming from you, kinikilig talaga ako. Thank you. Uy, hindi, Beauty. Gusto nating malaman, kamusta kayo? How's the family? We're all okay. We're getting rounder. We're getting heavier. But we're working out now. Siguro dahil nag-lift na yung GCQ, nag-lift na rin yung spirits namin na wala nang kailangan na mag-workout, kailangan na magbantay sa kinakain, gano'n. Yes. But we're all having fun naman. How's the baby? The baby is boring na. Napo-bored na siya. As in, hindi ko na rin alam actually kung paano siya i-aliyo kasi bawal sila lumabas, bawal sila mamasyal. So, natutuwa ako ngayon kasi meron mga, you can buy school stuff like sa Montessori school para learning, para mas madali. Nag-school na ba siya? Yes, nag-school na siya. Oh. He was 2 kasi nag-work kasi ako eh. Wala ako sa bahay parati and mahirap naman pag wala siyang kasamang magtuturo sa kanya ng maayos. Yes. But you know, they said na this quarantine really tested a lot of marriages. How is the marriage in the household? Well, mas nag-strengthen ba? Nagkaroon ba ng challenges? Actually, nag-strengthen lalo kasi nag-away kami, may panahon na nag-aaway, hindi naman mawawala yun. Yes. Lalo na yung nagtitaping ako. Offer ka din ng ginto, nasistress din siya. Uh-huh. So, nag-aaway kami. But, you know, I'm just, swerte lang ako na medyo may edad na yung asawa ko, mas mataas yung pasensya, mas maraming wisdom. Mas may understanding. And, you know, yes. So, alam mo, Beauty, sabi kasi nila, di ba, good things come to those who wait. And, katulad nga ng pinag-usapan natin na I worked with you noong 2014 sa Starting Over. And there was a time in your career na all the roles that you were getting were the best friend. Hindi ba? Did it bother you during that time? Actually, that you were getting support roles? Hindi. Kasi for me, there are no small roles for small actors, you know? Kahit maliit yung role mo, there are no small parts for small actors, tama. So, kahit maliit yung role mo, talagang ibigay mo talaga yung todo. And hindi ako nabobothered eh. Actually, natutuwa nga ako na best friend ako. And to support you guys, to support you, and kumita yung pelikula natin. So, yes. Natutuwa ako. And being, kung kahit kontrabida ka, it's a great role too. Yes. Kung maging bida ka, it's a great role and a lot of responsibility. So, kailangan, ibigay mo na lang yung best mo parate kung kahit anong role sa buhay bibigay sa'yo.
Yes, pero alam mo, nag-paid off yung pagbigay mo ng best mo. Because now, you're a certified lead actress. You are now leading teleseries, movies, hindi ba? Alam mo, hindi kita talaga makakalimutan kasi nung nagkatrabaho tayo sa Starting Over, sabi ko, si Beauty... Kinakabahan ako, namumula ako sa mga hindi mo makakalimutan. No, pero kasi sabi ko, ito ang isa sa pinakatotoong actress na nakatrabaho ko. Naalala mo yung scene natin na nag-iinuman tayo? Oh my God! Oh. Diba? Sinabi ni Inang, pag nakuha nyo na to ng one take, ito lang ang frame nun. Pagkatapos nito, pack up na tayo. Tapos, hindi ko makakalimutan yun, dahil binirifing ka ni Inang, sinabi ni Inang sa'yo, Beauty, kailangan kita umiyak dito, Kawela. Alam mo bang sinabi mo kay Inang nun? Hindi ko po kaya umiyak ngayon, Inang. Hindi po ako makaiyak. Sabi ko, sumagot siya kay Inang. Tapos tumingin sa'yo si Inang, ha? Hindi ko, baka hindi po ako makaiyak. Hindi po ako makakaiyak. Sabi ko, ang tapang nito talaga si Mew. Basta sinabi mo lang yung kay Inang. Tapos sinabi ni Inang, ah, ganun ba? O sige, huwag ka umiyak. Pero nung nag-take, uploaded naman yung eksena mo. Umiyak ka! Ang galing mo dun sa eksena yun. Isa yun sa mga tumatak na eksena sa pelikulang yun. Alam natin yan. Di ba? Tapos, paglapit ko kay Inang, alam mo, sabi niya sa akin, sabi ko, Inang, naiyak si Beauty. Alam ko na yun. Yung mga ganun sinabi niya, di siya iiyak, pero pag take, doon ko na patunay, magaling na actress doon si Beauty. And you are also true to yourself. Kasi yeah, sinabi mo talaga kay Inang na, hindi ako maiiyak. Hindi ko kaya umiyak dito. Hindi ko makakalimutan yun. Ako, tumubula ako. Pero naalala mo yun? Yes. Nako, matindi ang pinagdaanan ko nung ginawa ko yung pelikula. Alam namin yun. At hindi ko pwedeng ma-share dito sa inyo. Yes, yes, yes. Kung mabe lang, kung alam lang nila ang pinagdaanan ng buhay ko to, siguro pwedeng maging MMK. Yes. No, I could do that scene without you also. Actually, hindi naman mag-work talaga yung eksena kung hindi magbibigayan yung dalawang actors in the scene. And hindi ko yung magagawa kung wala ka, kung hindi ko nakikita yung character mo rin sa sarili mo. Kaya thank you so much, Deb. But you also bring out the best in your co-actors kasi mahusay ka din talaga, Beauty. And it shows naman, look, where are you right now, hindi ba? From PBB, alumni. Bagay nga sa iyo talaga. Transformation ko. Di ba? Grabe yung transformation mo. Ikaw talaga ang nagpakatotoo sa totoong buhay. Ikaw ang big winner in your life. Because look where you are right now in your life. You have a happy family, your career is doing so well. In-expect mo ba na magiging ganito ang outcome ng lahat? Na right after, kung kailan ka nag-asawa, nagka-anak, then you got all your big breaks. You know what? I just really work hard in everything I do. I give my best 100%. Ibibigay ko talaga pag binigay sa akin yung role, mm-hmm, at pinili ko kung gawin yung role. Siyempre, pag pinili ka, ibigay mo na lahat. And yes, siguro dahil sa binigay ko lahat, kaya naabot ko tong kung nasaan ako ngayon. And syempre, yes, may konting swerte in the process of being where I am now. And you know, malaking bagay din yung pagiging totoo, kasi if hindi ka naging totoo sa sarili mo, then you are not happy. Isa lang naman yung goal ko, Tony, I wanna be happy. That's my dream. I wanna be happy and I want people around me to be happy. So by being true to myself and by acting makes me happy. That's why naabot ko tong lahat ng to. Pero alam mo, Beauty, syempre nakilala ka namin, you started off yun sa mga roles ng best friend. But in real life, you really are a true friend to your friends. And that's one thing that they cherish about you, is that isa ka sa mga makoconsider nilang tunay na kaibigan. And alam ng lahat to, ikaw ang best friend ni Ellen, hindi ba? Pareho kayong totoo. Yes. Yun ba yung naging parang common ground nyo kung bakit kayo nagkasundo? Siguro Bisaya din kami. So madali kami nagkasundo, tapos marami kaming common friends. And Ellen was the reason why I met Norman. So lumalim yung friendship namin. Kasi nakita ko sa isang magazine ni Norman, tapos hinanap niya yung number ko. Hinanap niya ako! Tapos, sabi ni Ellen, uy, kasama ko yan sa Moon of Desire, yung teleserye kami dati sa kadenang sa ABS. So, ayun, siya yung naging cupid namin dalawa.
Oh, siya pala ang nag-bridge. Kaya pala. Kasi ang cute naman. Yung nag-bridge sa kanila ni John Lloyd, eh kaso hindi nangyari. But okay. Hindi nag-work. Oh. Oh, ito naman. Name one kapamilya na gusto mong maka-eksena. Ang dami. Si like seasoned actress. Oh. Claudine. Kasi, Claudine Barreto. Kasi, since bata pa ako, naalala ko sa Dumaguete ako. Tapos, wala akong mga kalaro, puro yaya lang namin, or anak ng mga kasambahay namin, or anak ng mga farmers. Tapos, manunood kami sa isang maliit na TV, tapos ina-adjust-adjust pa yung ano, antena. Nasa farm kasi kami. Tapos, manunood kami ng Mula sa Puso, San Ka Man Naroroon, Sa Dulo ng Walang Hanggan. Super fan kami ni Claudine. Si Claudine, yes. Yeah. Mm-hmm. So, I grew up watching her, like, got to believe. So, yeah, it'll be interesting to work with her. Yes, kung hindi Beauty ang pangalan mo, sinong kapamilya leading lady ang pwedeng tawagin Beauty? Hindi ko alam, lahat namang beautiful eh. Beautiful na lang lahat. Beautiful. Lahat beautiful. Beautiful. Okay, beautiful. Ewan ko kung may mas gumanda pa dun sa pangalan mong Beauty. O, diba? Kaya naman kung hindi ako beautiful, tas beauty yung pangalan. Kaya nga feeling ko, yun ang ipinangalan sa'yo ng mami mo. Nung nanganak siya, tapos nakita niya, sabi ng nurse, ano pong ipapangalan niyo sa anak? Ay, ang ganda ng anak ko. Beauty. Tapos sa usapan, birth certificate, beauty ang nilagay. Nagandahan sa'yo ang mami mo talaga. Thank you. Okay. It's nice to talk to you. Thank you so much, Beauty, for the wisdom, for the knowledge na shinare mo sa amin. Stay beautiful, stay healthy, and sana soon ay mapanood ka na namin ulit sa mga teleserye.